Meron tayong Biblia, kunin natin ito sa Psalms, sa natin Psalms chapter 10. At babasahin natin ang buong kabanata, verse 1 hanggang 18, pero ang focus natin ay ang verse 17. Napakalaga po ang salmo ito sapagkat naniniwala po ito yung ugma sa ating panahon ngayon. Ganito ang sabi, Psalms 10, verse 1. Itatid nyo ito. Tayo kayo lamang ang siya makapagputas ng puso upang may handa ang aming mga sarili. At ang Espiritu nyo lamang ang siya makapagbibigay sa amin ng unawa upang maunawaan ang banal mong salita. Mangyari po nawa, Panginoon, pagkaroon mo kami ng puso handa upang tanggapin ang iyong salita at ang dali pa ipamuhay ito sa amin. Ang tono ng pananalita ng salmista ito sa salmo ay matutulad sa ating panahon ngayon tungkol sa drug trafficking. Alam natin na ang drug, ito ang sumisira ng pagkatao, itong sumisira ng pamilya, itong sumisira ng komunidad, itong sumisira ng bansa. At tayo ay pinasok ng drugs. Ito'y nagmula sa ibang bansa. At kaya naman, may kita natin, marami ang patayan, marami ang talaga namang nagdurusa, at maraming mahihirap at mahihina ang siyang naging alipin ng drugs na ito. Samantalang, ang mga drug protector, ang mga pusher, ang mga drug lord, makikita natin sa balita, na sila yung kumikita, sila yung nagmamayabang, sila yung nagsasabi na parang walang katapusan ng kanilang kaligayahan, walang katapusan ng kanilang kayamanan, sila ang hari. Maging sa kulungan, sa munding lupa, hari pa rin sila. At sinasabi nilang parang walang Diyos. At ang pera nila ay bilyon-bilyon. Kaya maraming mahihina at mahihirap ang naiinis, nagagalit, nang hihinayang, nalulungkot. Bakit kanyo? Dahil sa kung bilyon-bilyon ang kinikita ng mga tao ito, naiinan. Alam nyo, kahit yan ipamahagi sa ating populasyon sa bayang Pilipinas, kung ipamamahagi yung bilyon-bilyon, bakit isang taong Pilipino may 1 milyon? Hindi sana ganito ang magiging kalagayan. Kaya naman, hindi natin talaga maiwasan na even the Christian, talagang sila'y narunod, nagluluksa dahil sa lumalaganap na kasama ito ng drugs. At marami po ang nagdurusa, namamatay. Bawat araw, maraming nagdurusa. At itong damdamin ng salmista dito sa Psalms 10, nagluluksa ang salmista rito dahil umaasenso ang mga masasama. Nagmamayabang, nag-aampog sa sarili. Grabe ang kanilang isipan, grabe ang kanilang mga gawa, grabe ang kanilang salita. Ngunit hindi nila nalalaman na ang kanilang pagmamalaki nito ay mayroong katapusan. Mayroong katapusan. Hindi sila magtatapos sa kanilang kalimutan. Kaya ang salmo na ito ng Psalms 10, itinuturo rito ng salmista na kahit umaasenso pa ang lahat ng masasama, sila pang maghalin sa kalimutan, tayong mga mananampalataya, huwag tayong tumigil, umitim sa pagkapit, pagtitiwala sa ating Diyos. Huwag tayong tumigil. Wala tayong sapat na kakayanan tumayo sa ating sariling lakas, kundi ang tayo po'y lumapit sa Diyos, ilapit natin sa Diyos ang ating kalungkutan. Yan po ang dulo ng Psalms 10, na ilapit natin ang ating kalungkutan sa Diyos upang tayo ay magkaroon ng lakas laban sa labis na kalungkutan na dinadanas natin ngayon. Maaaring hindi tayo biktima ng drugs. Pero tayo din ay mayroong kinakaharap na mga bagay sa buhay natin na siya nagpapahirap sa atin, nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Kumati tayo.
makita natin sa Diyos. At dito po sa ating talata, verse 17, may tinuturong sa vista nito. May pinapayag niya na dapat natin kapitan ang pangakong katotohanan ng Diyos. Unang pangako na dapat natin kapitan dito sa verse 17, ang sabi po diyan, O Panginoon, iyong marinig ang nasa ng maamo. Ang unang katotohanan pangako ng Diyos sa bawat mga taong mananampalataya o maamo, marinig niya ang nasa ng mga maamo. Ibig sabihin, hindi niya kalilimutan ang iyong kalagayan. Hindi niya nakalimutan o babaliwalain ang ating katayuan sa mundong ito kung ano yung hinaharap natin. Whether drug addiction o anumang mga kasalanan sa buhay natin, hindi kalilimutan ng Diyos kailanman. Yun ang pangako niya. At patutunayan natin yan sa Psalms 9, chapter 12 and 18. Ang sabi sa Psalms 9:12, sapagkat siya na naghihiganti ng dugo, ay inaalala sila. Sino? Yung mga maamo. Hindi na pinalimutan ang daing ng nagdurusa. Hindi na pinalimutan. Verse 18, ang sabi, sapagkat ang nangangailangan ay hindi laging malilimutan. At ang pag-asa ng dukha ay hindi mapapawi magpakailanman. Marinig at marinig ng Diyos ang nasa ng maamo. Ating nasa? Yung nasa po ay salitang karugtong doon sa salitang pagnanasa. Ang pagnanasa ay mas mabigat o mas mabagiin kaysa salitang mithi, pagmimithi o hangarin. Ang pagnanasa kadalasang ginagamit sa negative connotation. Ang pagnanasa ay makikita natin sa mga taong makalaman na kapag nakita sila ng opposite sex, nandun yung pagnanasa. O di kaya, kung nakita sila ng kayamanan, andun yung pagnanasa. Ibig sabihin, yung puso nila nag-aapoy sa lust. Pero dito, the same word ang ginamit, pero hindi sa mga bagay na masama, kundi sa Diyos. Dapat kung paano ang damdamin ng isang taong makalaman sa material things, dapat din ang isang mananampalataya, isang maamo, yun din ang kanyang pagnanasa sa Diyos. Gaya ng sinabi ng talata sa Psalms chapter 37 verse 4, yung pagnanasa ito sa Diyos, ito lamang ang makapagbibigay sa atin ng kaligayahan. Hindi sa pagnanasa sa sanlibutan. Ang sabi sa Psalms 37 verse 4, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Ang sinasabi diyan, yung nasa na yan, yung sa puso natin na nakikita ng Diyos, kung tayo po ay nagpapakaligaya sa Panginoon, ibibigay yon. Ang sabi nga sa ibang salit diyan, delight yourself in the Lord and He will give you the secret prayer of your hearts. Nasa po rito, pagnanasa. At hindi lang yon, Psalms 145 verse 19, ganito rin ang pagkakasabi. Kanyang ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa Kanya. Kanya rin dinirinig ang kanilang daing at iniligtas sila. Nakalan niyo po dyan. Kanya lang ibibigay ang pagnanasa ng tao sa Diyos ng mga natatakot sa Kanya. At Kanya rin dinirinig ang kanilang daing at iniligtas. Now, sino itong tinutukoy na mayroong pagnanasa sa Diyos? Maamo, sabi dyan. Ang sabi sa ating text, O Panginoon, iyong marinig ang nasa ng maamo. Now, sino itong maamo na tinutukoy dito? Alam natin, isang si David dito. The man who seek after God's own heart. Pero sa bagong tipan,
Pagkita natin yung maabo sa Matthew chapter 5, verse 3 hanggang 5. Ang sabi dyan, pull ko yung parallel. Ang sabi sa verse 3, blessed are the poor in spirit, yun yung maamo, no? Mapala daw ang mga maamo o dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yung kung may pagnanasa sa Diyos, ang tawag dyan ay maamo at sa kanila ang kaharian ng langit. Sabi sa verse 4, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Tanging tao lamang na maamo ang nagluluksa sa kanyang kasalanan. Hindi siya mananatili sa kasalanan. Iniluluksa niya ito. Then verse 5, blessed are the meek, maamo na naman, for they shall inherit the earth. Yan po yan. So nakikita ng Diyos ang puso ng mga maamo. Kaya nga sabi sa ating text sa verse 17, O Lord, you hear the desire of the afflicted. Sa Tagalog, O Panginoon, iyong magmarinig ang nasa ng maamo. Ang pagnanasa ay nasa puso ng isang mananampalataya. Nakikita ng Diyos ang puso ng maamo. Kaya sila ay mapalad. Na pagka nakikita ng Panginoon ang nasa ng puso ng tao, alam niya kung anong need mo. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo. Like for example, ang sabi sa 65 verse 24, Isaiah 65 verse 24, ganito ang pagkakasabi. Before they call, I will answer. While they are yet speaking, I will hear. Ang isang taong maamo na ang puso nila ay mapagpakbaba at mayroong pagnanasa sa Diyos, ang sabi dyan, bago pa lamang sila tumatawag, narinig na ng Diyos. At mangyayari na bago pa sila tumawag, ay sasagot ako samantalang sila ay nagsasalita, ay makikinig ako. Di ba naman ganda? No? Kung ang ating pagnanasa ay mapalapit sa Diyos, imbis na doon sa bagay na makapaglalayo sa atin sa Diyos, hindi pa man tayo tumatawag, ay naririnig na ng Diyos. Matthew 6:8, turo ng Panginoon pagdating sa panalangin. Kaya sabi, do not worry, no, huwag kayong mag-alala, magpakainin, inimitin nyo at susuotin. Sapagat ito ang hamarin ng mga hintil. Dito sila nagulunong kung ano yung pansarili ng interes para tsumita. Pero ang sabi niya, sapagkat, sabi sa 32, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano yung pinapakita rito? Kung yung hinahanap ng mga drug lord o mga pusher o mga material ng bagay ng mundo ito, yun ang hinahabol nila, alam ng Diyos kailangan mo rin. Alam ng Diyos na kailangan mo. Kaya nga, marinig ng Diyos ang puso o nasa ng mga maamo. Ang sabi pa nga sa Matthew 6:32, no? Ay sa 8, I'm sorry, sa 8 parang binasa, no? Huwag nga kayong tumulad sa kanila sapagat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Then sa verse 32. So ang pangako rito ng Panginoon upang tumatag tayo sa ating kalagayan sa gitna ng mga inaarap natin na mga mayayabang at mga palalo ang mga masama ay kumikita, umaasenso, kadasan na hindi tayo eh. Pero sa Panginoon, wala, sinasabi pa rin, wala natin ang kagalakan. Ang kagalakan ay nasa Diyos. Kayo ay masyadong sa Diyos. Nasain ninyo ang Diyos. Sapagat alam ng Diyos kung ano yung kailangan niya. At ang pangako, makimarinig ng Diyos ang ating nasa. Marinig ng Diyos ang nasa ng mga. Ikalawa, ang pangako dyan, the same sa ating text,
verse 17, O Panginoon, iyong marinig ang nasa ng maamo, iyong palalakasin ang kanilang puso. Ikalong pangako ng Panginoon dyan, kapag ikay tupay-pay na, wala ka ng, panawawala ka ng pag-asa, ang sabi dyan, palalakasin ng Diyos ang puso ng maamo. Napakatagdagian ng Panginoon. Wala sa atin na kaya na magpalakas ng ating sarili, kundi ang Diyos mismo ang magpapalakas ng puso. Pero ito natin, kanino? Maamo. Sa mga meek, sa mga maamo. Paano tayo palalakasin ng Diyos? Wala naman ibang paraan eh. Hindi naman tayo palalakasin sa mga material na bagay, hindi tayo palalakasin sa mga kayamanan natin. Kagalasan pa nga, kayamanan natin at ating mga ari-arian nang siya magdalayo sa atin sa Diyos. Paano tayo palalakasin sa kanyang salita lamang? Sa kanyang salita. Yun ang pangako. Kung lagi natin bubulay-bulay ang salita ng Panginoon, dyan tayo palalakasin ng Diyos. At palalakasin ka palagi. Kaya sinabi sa Psalms chapter 1, verse 1 hanggang 3, ang sabi sa Psalms 1, verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Mapalad daw ang hindi lumalakad o nagkikisama sa masama. Mapalad din ang hindi tumatayuman sa daan ng mga makasalanan. Mapalad ang hindi umupo sa upuan ng mga manunuyan. Ano siya magiging mapalad? Ang sabi dyan, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Kaya na isang tao, palakasin, pinalakas ng Panginoon ang kanyang puso, matutulad siya sa verse 3, matutulad siya isang punong napakatatag, napakatibay na naitayo sa tabi ng ilog ng tubig. Matatag. At patuloy kang pananakasin gaya ng punong kahoy. Ang sabi sa verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagdalagumpay. Wow! Ito yung pananagumpay dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. At tayo'y gumagawa sa kalooban ng Diyos dahil sa kanyang salita. At yung salita ng Panginoon na ating binubulay-bulay, ito yung nakapagbibigay sa atin ng kalakasan. Ito yung pangako ng Diyos na kanyang palalakasin ang puso ng mga maamo. So puso, alam naman natin ang puso, hindi naman yung tumilibok talaga, no? Magamat doon inalaraman. Dahil ang puso natin, physically, tumilibok, ito yung nagbubumba ng dugo sa ating buong katawan para i-distribute ang buhay sa ating paa, kamay, hanggang sa utak. Ganun din naman ang ating panloob na pagkatao na siyang puso ng ating buong kaluluwa, ng ating buong pagkatao. Yun ang pinalalakas ng Diyos sa pamamagitan ng salita upang lahat ng bahagi ng ating pagkatao Kristiyano ay may buhay din. Palalakas din. Ang sabi dyan, pagkakasabi dito, yung sabi dyan na palalakasin, actually sa ibang sabi niyan, o sa Hebreo, ang sabi dyan, ihahanda. Aking ihahanda ang puso ng mga maamo. Prepare. I will prepare the hearts of the meek. Ang sabi niya sa Hebreo. Kaya sa pamakita ng salita ng Panginoon, preparado tayong umarap anumang circumstance sa buhay natin. Hindi tayo tuluyang malulugmok, mawalan ng pag-asa, kundi mayroon tayong lakas. Marinig ng Diyos ang ating needs, ang ating pangangailangan. Para lakasin tayo ng Panginoon sa ating buhay pananampalataya. At ikatlo, sa verse 17 again, sa huling-huli, iyong papakinggan ng iyong pandinig. Ano yun? Siyempre ang ating dalangin upang ipagtanggol ang mga naapi at kulila upang hindi na makapanakot pa ang taong bulat sa lupa. E ngayon lang eh, medyo ang Diyos eh talagang righteousness ngayon ang mayroon sa atin yung mga hambog, mga palalo ng araw
Namin doon sa Albuera. Nababalitaan ko yun. Pupunta namin yun. Nakakatakot talaga yun. Umek na yun. Yung mayor. Ay, hindi ako po sabas sa magkasalita. Pero ngayon, wala na. Dahil may mga mananampalataya doon. May mga tao maamo na kanilang pag-asa yung Diyos. Umiiyak sila sa pagitan ng panalangin. Kaya, ang pangako, marinig ang nasa dalang maamo. Palalakasin ang puso ng maamo. At ikatlo, papakinggan ng Diyos ang tawag ng maamo. Pakinggan. O papakinggan. Sabi na. So, iba yung dinidinig at iba yung narinig at dinidinig. No? Ang sabi rito, papakinggan ng kanyang pandinig. Papakinggan. Napapakinggan lahat ng Panginoon ang lahat ng prayers ng lahat ng tao sabay-sabay, kahit hindi Kristiyano sa mundo ito. Pero ang tangi ng dinidinig ay ang panalangin ng maamo. Yun ang kanyang dinidinig. Kaya utos niya sa mga maamo, sa mga mananampalataya, Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. Yun pa rin yung utos niya. Talo pa nga tayo sa mga hindi Kristiyano eh. Kasi kung manalangin sila sa Diyos, pakpak talaga yung tuhod nila. Mula doon sa pinto ng simbahan, ganito sa loob, talagang nananalangin. Tayo, hindi tayo kumakuha ng panalangin ng ganun. Gayong tayo'y pakikinggan ng Diyos. So, pinapakita rito, hindi papalmulain ng Diyos ang dalangin ng maamo. Kasi sabi niya, papakinggan niya ng kanyang pandinig ang ating panalangin. Ibibigay niya ang kanyang buong atensyon sa pakikinig sa ating dalangin. Patuloy na itutuon ang kanyang pandinig upang unawain ang ating pangangailangan. So, kayo ba yung narinig at dinidinig? Ang example dyan ay yung prayer ng Pharisee at prayer ng isang maninigil na pwes. Right? Yung Pariseo, talaga ang galing niya mag-pray. Memoryado lahat yung panalangin niya. No? Ako hindi masama tulad ng taong ito. Ako'y nagtatayt. Ako'y nag-ayuno. Ako'y matulungin. Talagang ang kanyang panalangin sa harapan ng mga tao, talagang sasabihin ng mga tao, totoo yan. Okay, totoo yan. Pero hindi yun ang dininig ng Diyos eh. Narinig lang ng Panginoon. Pero ang dininig ng Panginoon ay yung panalangin ng maamo. Panalangin ng isang mapagpakumbaba na walang may pagmalaki sa kanyang sarili, kundi ang tanging may pagmalaki niya sa kanyang sarili ay yung dagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, patawarin mo ako, Panginoon, na isang makasalanan. Ganun din ang prayer natin. Kailangan mag-pray tayo. Huwag tayo magtiwala sa ating sarili. Tulad itong Pariseo ito, pag mat-ritual na sa kanila ang prayer, kaya ang prayer nila ay kabisado. Hindi yun ang dinidinig ng Panginoon. Kahit hindi alam kung ano ang sasambitin natin sa ating prayer, kung isang hindi tayo marunong mag-pray, talaga natutunan. Pero ang mga dinidinig ng Panginoon, yung prayer ng ating puso. Psalms 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Desire of your heart. No, bakit ganun? Well, Romans chapter 8 verse 26, siguro makapagpapaliwanag sa atin. Ganito ang sabi sa Romans 6:26. At sabi rito, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga pagdaing na hindi maipapayag. Ibig sabihin, sa ating labi, kung minsan hindi tayo marunong magbigkas ng tanging
panalangin. At kadalasan, yung ating panalangin sa Bibig, hindi natin nalalaman o nakakalimutan natin kung ano talagang totoong needs natin. Alam ng puso natin yun. Pero dahil maaaring busy tayo, hindi natin nababanggit. Pero yung mga hindi nababanggit nating prayer sa ating lapi, binabanggit ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang siyang namamagitan sa ating pangangailangan. Kaya hindi na kailangan sabihin pa natin, Panginoon, pati yung mga sa puso namin na hindi namin nabanggit kanina kayo na kumakas. Alam na ng Panginoon yun. Dahil mayroon ang Espiritu ni Kristo. At yung Espiritu yun na nagpapatuto, ang bigyan natin ng pansin, paano natin papanalangin sa ating lobby kung ano yung ating needs, kung ano yung mga prayer concern. Alam ng Panginoon, huwag tayong maniwala sa mga sabi-sabi, no? Yung, ito, yung superstitious belief na kung mayroon tayong hindi nakalimutan kung banggitin, di ba? Maragalasan nangyayari sa atin yan eh. Mayroon kang prayer request, pero hindi na panalangin. Bang sumaloob mo. Dahil nga bakit hindi pinalangin ni Dingulon niyo? Why? Kasi alam ng Espiritu ng higit at higit ng Espiritu ang siya namamagitan ng ating mga dalangin sa puso. Huwag tayo mamuhay sa superstitious belief. Mamuhay tayo sa faith. So, ano pong aral? Anong nakita natin dito? Na kapag tayo po ay mayroong kalugugan, dahil natin sa Diyos. Dahil, marinig ng Diyos kung nasa ng ating puso, palalakasin niya ang ating mga puso at papakinggan niya ang ating mga dalangin. Siguro, unang-una, panalangin ay ginagalan ng Diyos. Kaya nga, huwag nating paliwalaan ang prayer sa ating buhay, sa ating personal devotion, sa ating family devotion. Huwag tayo magtiwala sa sarili ng lakas. Nagdaraan ng isang linggo na para bang ikaw ang gumagawa at lahat ng iyong success ay para bang sinasabi mo, kinikredit mo sa iyong sarili, ang galing mo kasi. Kung gano'n ang ating gagawin, matitiwala tayo sa ating sarili. Kaya ito ngayon, mag-pray tayo para sa Sunday. Kasi ayaw natin magtiwala sa ating sarili. Ayaw natin nagkakatipon tayo, magigundagan lang, kakasahan tayo sa ating laman. Kasi maganda yung traffic. Pero kung manahang Espiritu Santo, walang bumaya. So, unang-una, huwag natin maniwalay ng prayer. Dahil ang prayer, iginagalan ng Diyos na. Ito'y gawain ng mga maaamo. Ang mga hambog mayabang, hindi yan nananalangin. Sinasabi ba lang, ay, hindi nakikita ng Diyos kung ginagawa ko. Wala makakagalaw sa akin. Then, secondly, dapat natin tandaan din, ang panalangin ay wala sa husay ng mga panalangin na. Ang misa ng prayer natin, men ay 3 minutes lang, na yung 10 minutes, ano, kasi nag-iisip tayo, ang magandang panalangin na para umaba ng prayer. Now, gamitin natin kung ano yung interesante ng puso natin na kayo pagtitiwala sa Diyos. Dapat hindi po tayo magtitiwala sa husay ng pananalita, kundi doon tayo magdepende sa ating kamuan ng puso. Kamuan ng puso. Sapagkat yun ang sinabi ng Biblia, aking pinasa, O Panginoon, marinig mo ang nasa ng paamo. Delikado. Panalangin ay wala sa gana. Kundi kaya, wala akong panalangin. Ang panalangin na tinutugon ng Diyos ay yung ginagawang pusa. Di tayo pipresin, wala akong gana ng premium. Wala akong gana ngayon na matin ng prayer meeting kasi gana ko kanina. Hindi yan ang patayan. Ang patayan, yung ating pusa. If there's a will, there's always a way. Yun ang dinitigil ko sa atin. Pusa na pagpapakabang. Huwag lang ito lang yung pariseyo, ginagawa nila ang prayer ng ceremonially or ritually para lang makampog sa napalang tao.
Pero pusa tayo mong pakababa. Lord, patawarin mo ako isang mga salamat. So, panguli, panalangin ay mula sa panlabas. Kundi ang panalangin ay nasa ating puso. Kaya every time na tayo ay malapit sa ating prayer meeting, kahit sa ating personal and family devotion, dapat na lumalapit tayo sa Diyos na mayroong pagnanasan sa presensya ng Panginoon sa kabutaan. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa mga salita. Tunay po na ito po ay salita ninyo na nagtuturo sa amin para po kami maghawak sa iyo kung mga katotohanan ng pangako. Ang katotohanan ng pangako nito ay para po sa mga maaaw at hindi po sa mga panalo, Panginoon. Kaya tulungan niyo kami sana ikaw na magdapat na namin po pagdating sa inyo na mayroon kami kababang puso na nagbibilala sa inyo na itong pinalagaan ng bawat panalangin na inyong mga maaaw. Maraming salamat po.